balot at itlog na maalat na ating kinakain po mula sa mga itik. Pero paano nga ba po ang pag-aalaga ng mga itik dito sa Pilipinas? Samahan niyo po kami at silipin natin mag-asawang mag-iitik. Victoria, Laguna. Kilala bilang Duck Racing Center of the Philippines. Hindi nakapagtatakang dito rin matatagpuan ang pamosong nagbebenta ng itlog na maalat na kung tawagin ay itlog ni Kuya. Nang sadyain naman ng KBYN na mag-asawang dator na mismong nagtayo ng negosyong ito, una kaming dinala sa kanyang duck farm, ang tindahan ng itlog ni Kuya Farm. Dito nagsisimula ang sekreto kung bakit napanatili nila ang tiwala ng mga nakasubok na ng kanilang mga produkto. Nabanggit na ho ninyo na dito raw ho nagsimula ang sekreto ng inyong negosyo. Yes. Paano, bakit sekreto? Ang pag-iitikan kasi, kabayan, isang hanabuhay na malakas pagkakitaan. Tatay ko po ay mag-iitik din. Ayo! 1947 pa. Aray, 1947 pa. Mga pioneer siguro. Oo. Yan po ang nagpalaki sa amin. Ang gusto ng daddy, i-employ na lang kami dito dun sa duck farm. Hindi ako pumayag, gawa ng gusto ko, makadiskarte din ako nun sa akin. Dati kasi nasa corporate world kami, so nag-decide kami na mag-venture nga sa agriculture. Pagkakasal namin ng 1983, pumasok na kami sa negosyo ng pag-iitikan. Okay, paano kayo nagkaroon ng puhunan? Nag-umpisa lang kami sa maliit. Maliit lang? Mga ilan? 500 heads. Ang negosyo namin noon ay magpa-itlog ng itik at ibenta siya as fresh. Anong klaseng breed yung para sa itlog lang? Nung una, gumamit kami na yung mga native duck. Native, okay. Oo. Yung mga ang native mo, duck natin maliliit? Hindi naman kaliitan. Ayan, ang pagkakaiba noon? Ang pagkakaiba lang dito ay mas malalaki ang mga itlog nito. Yung mga buyers namin, galing kung saan-saan yan, araw-araw, pinipick up nila yung sariwang itlog ng itik dito sa farm. 3 pesos per egg pa lang, no? Sobra yung focus namin na nakapag-expand kami ng ganong kalaki. Kami na siguro meron pinakamalaking itikan sa buong Pilipinas at that time. Itik ang pinag-uusapan nga natin. Ay, anong klaseng breed ho ito? Itong ginagamit namin dito, yung hybrid kung tawagin. Hybrid? Oo, dinevelop na namin yun dito sa farm. Ah, okay. Unicross ng Peking Duck at saka yung native natin. Ito naman ang Peking Duck. So, ibig sabihin ho ninyo, may Peking Duck pala sa Pilipinas? Imported breed yan. Imported breed? In-import namin yung breeder niya from London. Okay. Tapos pinadami niya dito? Dito na namin sila pina-itlog. Oh. And then, hina-hatch namin. Ito yung incubator namin. Ito yung hatcher. Mga 21 days, may makikita ka na dyan na nagka-crack. Maximum 29 days, mamimisa na sila. So, hybrid na ito? Hybrid na ito. So, mas malaki ang itlog ng hybrid? Hybrid. Pero pagdating mo sa karne? Medyo malaki naman yung hybrid natin. Oh. Kaysa sa native? Kaysa sa native. Kaysa lasa ko? Mas maganda yung lasa ng hybrid. Ah, ganun din. Oo, gawa ng cross yan ng Peking Duck eh. Ang Peking Duck for meat talaga. Meat talaga, no? Sa mga restaurant, Chinese restaurant, maraming Peking Duck pa rin na nabibili, ano? Maraming yung Peking Duck. Yung ba ay galing na sa ating bansa? Hindi, yun yung mga smuggled. Ay, bakit kailangan sila mag-smuggle? Ay, mas mura. Oh. Pero kayo, anong market nyo? Ay, kami. Pagkaya wala yung mga smuggled na yan, nakakabenta kami. Oh, so, ang problema din pala nyo, katulad ng ibang produkto, ay smuggled? Yes, sir. Ayun. Meron tayo ditong likas na kayamanan na it can only be found in the Laguna de Bay. Yung susong source of protein namin. Kaya mas mababa ang cost namin, 1 peso per kilo. Whereas the commercial feeds nasa 30 pesos per kilo na. So ilang percento ang feeds na yung commercial? 50-50. 50-50? Oo.
Makakasurvive itong farm system na ito na kahit hindi kami magtaas ng presyo at this point in time, masusustain namin yung production. Yung kultura ng pagkain natin ng itlog na maalat at balot, sa ninuno pa natin yan, pero yung industry hindi na i-improve. Paano tayo makakakompete sa international market kung hanggang dito lang tayo? Doon din ipinanganak yung antindahan na itlog ni Kuya. Itlog ni Kuya? Bakit yan yung itlog ni Kuya? Nakuha namin yung pangalan nung kainitan na yung Big Brother. Naisip ko, bakit hindi kaya itlog ni Kuya ang ipangalan natin? Kami meron pinakamasarap na itlog na maalat. Pinasilip naman nila sa atin ang planta kung saan nila dinadala ang mga bagong aning itlog para maging itlog na maalat. Ano ito? Ito yung mixture ng putik. Ah, totoo pala yung putik, ano? Putik siya talaga, saline solution yan. Ah. Nakamixture yan ng salt, tapos water. Ilang persyento ang putik? 1:1 eh. 1:1? Saan kinukuha ang putik? Secret. Secret? Sikreto na. Ilang itlog ang kasya dyan? 600 po. 600? Dami. Tapos, pagkatapos? Yan, bawa ng puno na nila yan. Oh. Dito na yung kabayan. Titigil siya dito ng 15 days. Pagkatapos ibabad, hinuhugasan naman ito ng ilang beses. Pagkatapos nyo, sisilawin nila ang tawag dito, candling. Makikita nyo, pag gaganyan, ibig sabihin, napakaganda itlog na maalat. Wala siyang reject, hindi siya bulok kasi walang itim. Inilalaga. At saka hinahango para palamigin bago lagyan ng sticker ng itlog ni Kuya. Ayos! Gawang duck, ito yung na-cure na natin na duck. Pero, hindi pa tayo natatapos. Ang purpose nito para matunaw yung kwan. Para oo, kasi normally 'di ba sa ham naka-glaze. So 'yan yung glaze. Mas maganda kasi siyang tignan pag naka-glaze. Ibinahagi ni na Mang Leo at ni Aling Josie ang kanilang pinakabagong produkto na swak ngayong malapit na ang Pasko. Ang Peking Duck Ham. Kami mismo yung gumagawa. Siyempre. Hindi pwedeng hindi natin matikman ang mga produktong makikita ngayon dito sa tindahan ng itlog ni Kuya. Una ang itlog na balot. Ang itlog na maalat. Titikman natin. At ang itlog na maalat. Meron ding roast Peking duck. Sa paglipas ng panahon, sa kabila ng tagumpay at dami ng dagok na naranasan ni Mang Leo at Aling Josie sa pagninegosyo at sa pag-iitik, isa lang ang kasiguruduhang pinangahawakan nila. Lahat ito all by God's grace. Hindi namin kaya kung wala ang Panginoon sa buhay namin. Yun lang yung sikreto talaga namin.